Hello guys, ayan, dito naman tayo sa Four Wheels guys. So, pag-usapan na naman natin tungkol sa Four Wheels. So, ang isi-share ko sa inyo guys about sa clutch. Kasi nagbibigay si Thomas na ang clutch master natin. So, paano mamalalaman guys? Pag apak mo sa clutch, bumba mo, tiligas na siya. Pag arya mo ng kunti guys, bababa yung pedal mo. Ibig sabihin, may diferensya na yung ang rubber cup mo ng master mo, ng clutch master. Ito ang clutch master guys. Yung doon sa baba guys, yung kung makikita nyo, yung doon clutch booster yan. So papalitan na lang natin yung dalawang mga master na yan, clutch master at clutch booster. So papalitan na lang natin at tatanggalin natin ito guys. Ito, tanggalin natin itong clutch master at saka yung clutch booster. Pero bago ko sisimulan, intro muna. Welcome to my channel. Ayan guys, kung nakikita niyo guys, basang-basa na. So yan lang ang tatanggalin natin, dalawang bolt ito at saka yan doon sa loob ang isa. Dito kita. Yan. Yan lang guys. Tatanggalin. So, tanggalin ko muna. Ayan guys, at natanggal ko na guys ang clutch master. So, ito ang may diferensya guys. So, pagtanggal ito guys, idiin mo lang pa ganun-ganun, then itaktak mo siya guys. Ganyan, parang ajino mo to. Taktak mo ganyan guys. Yan, lalabas na siya guys. Lalabas na siya. Yan, at tihilain mo na lang. Yan, so yan ang clutch master. Kung wala ka nito, masira ito guys, wala kang, hindi magpasok yung cambio mo, yung cambiada. So hindi ka pa makapag shift ng gear, hindi ka tatakbo. Yan. So ito ang diferensya guys, ito ang rubber cup dito. So ito ang papalitan. Pwede lang rubber cup lang din. Ito may lock yan dito. Pero ang binili ko guys is repair kit na. Assembly kit na siya. So, yan sa clutch master. Ito naman, clutch booster. Ito yung sa ilalim. Ito yung tutulak sa fork ng yung fork ng clutch para doon sa clutch pressure. So, ganun din ito guys. Wala siyang lock doon. Wala siyang washer lock. Itaktak mo lang. Idiin mo. Tapos, biglain pag bitaw. Lalabas na siya. So, ayan. Yan ang clutch booster. So, unahin natin guys, pagpalit, yung clutch master. So, bago ko papalitan guys, lilinisan muna. Lilihaan kay may mga gaspang-gaspang. Ito din guys, pwede lang din ito rubber cup. Pero, nakaina naman itong kuan niya, piston niya. So, papalitan ko na lang ng kit, ng assembly kit. So, ito, buo na ito papalitan ko. Ito na lang ang lilinisan. Lihaan siya ng 1,000 na liha guys para hindi ganong gagaspang. Din ang paglihan nito guys ganito. Hindi kung isang iba-ibang direksyon, isang direksyon lang. Kung paganyan, paganyan lang. Ganyan lang. So, yan ang pagliha dito sa master niya. Ito sa booster, sa baba. Dalawang bolt lang rin ito guys, nakaganon. So, ang isa fitting dito. Yun lang, mahirap tanggalin kasi doon sa ilalim. Talagang gagahapang ka doon sa ilalim ng sasakyan. So, lilinisan ko muna guys. Stay tuned. A few moments later. Ayan guys, at malinis na guys. So, ang paglilinis guys, huwag gamitan ng gas. Sabon lang na powder. Isang sachet, pwede na. So, unahin ko guys, itong clutch master. So, may na itong clutch booster. Ito ang mga kuan ng clutch booster ito. May na ito guys. So, ito dito muna tayo mag-concentrate sa clutch master. Yan. Yan. So, kunin na natin yung kanyang ito, repair kit. Tawag dito guys, repair kit. Sit na siya guys. I-plug and play na lang. Pasok mo na lang diretso doon. So, kapitan natin guys. Sa pagkabit guys, para medyo madulas konti, gamitan nyo ng bagong
brake fluid guys, para dudulas siya. Lagyan nyo ng kaunti, yan para dudulas yung rubber cup. Si bago nga guys, then i-compare nyo kung magkagaya ba talaga. Ito ang luma, ito ang bago. Yan, ang luma guys, oh, may kain na ang piston niya, may tama na. So yan, makita nyo ang luma, malapad na, at saka hindi na siya nakabukadkad, nakaganon na yung luma na rubber cup. So pasok natin guys. Kahit pa paano eh, makakatulong itong basic change rubber cup para sa clutch. Ayan. Ayan natin. Masyadong makunat dahil sa sabon. Ayan. Ayan. Meron pala siyang lock guys. Ito ang lock niya. Ito, sabi ko na parang washer lock. Ayan. Iba yung pin lock. Siguro natanggal pagligot ko kanina. So balik na natin guys. Ayan, nakalock na, hindi na siya matanggal guys. Ayan. Ayan, so okay na ang clutch master. I-bleeding na lang natin mamaya guys. So para pag-bleeding na naman, tuturo ko rin sa inyo kung paano mabilis na mag-bleeding. Mas maganda i-bleeding nyo na dito pa sa baba, natin nyo pa na kabit, kasi para hindi kayo mahirapan. Mas madali lang siya mag mapuno guys, maalis yung hangin sa loob. So pag tulak ng ganyan guys, tulak, pag bibitawan nyo, close nyo dito, ganyan yung takpan po. Ganyan, yun yung bleeding, para maglabas yung hangin guys. So doon muna tayo sa clutch booster. Okay na yan. So, ito ang clutch booster. Yan, clutch booster. And ito ang luma ng bago. So compare din muna natin bago natin magkakabit yung bago. So sa seat niya guys, wala siyang rod, pero meron siyang dust protector. So ito ang bago niya. So compare din muna natin. Meron na siyang spring, tsaka may meron para sa fitting. Ayan, spring dito yan siya guys, yung spring. Ayan. Ayan. So okay, kasing laki sila, rubber cup. Ganun din, mas malaki na ito guys, si luma na. Itong luma, itong bago. Tsaka yan, oh, nakainan na. So ito na ang kabit natin guys. Same as usual, lagyan natin ng fluid para dudulas lang. Ang padulas. Kasi hindi yan dudulas guys, kasi may sabon eh. Nugasan natin ng sabon. Lagyan ko ng karton guys para safety sa mga buhangin. Yan. So, ganyan lang guys. Pasok nyo lang. Ito wala nang lock ito guys. Diretso lang ito papasok. Ang mag-lock nito yung rod niya na. Na, napasok ko talaga guys.
So, okay lang yun. Extreme naman yun. Itutulak lang yan ng fluid. Huwag mo natin masabang pasok. Ayan. Itaktak nyo lang. Taktak lang guys. So, okay. So, bago natin ikabit, luwangan muna natin itong bleeder. Ito ang bleeder nyo guys. So, ayan. At ito ang kanyang rod. So, di ko na lang papalitan. Okay to man. Ganyan lang yun guys. Ito. Bali ang kuha lang nito sa kanya yung fork ang magpigil para di na siya itutulak palabas. Minsan masobrang bumba natin guys, sobra yan, lalabas yan sa ganun. Kung hindi talaga yun sabi na yes, tutulak pa yan guys papunta sa loob. So yun guys, at nasimbol na natin ang clutch master, ito ang clutch master, ito ang clutch booster. So kakabit ko na guys, kabit na natin. So ayan guys, nakabit ko na guys. Ayan, kabit na siya guys. At saka yung clutch booster. So doon na guys. Ayan, kumakita ba? Ayan. Okay guys, magbe-bleeding na ako guys. Doon ako sa ilalim. So, may alalay ako si Neo. Siya ang magpipidal doon sa taas. Yan, si Buknoy. Sige Neo, bumba! Bumba, sige! Bunatan mo! Steady! Steady! Oh, ganyan yan! Oh, bumba! Itaas mo talaga, sipa! Itaas mo ang paa mo! Yan, steady. Bumba, may hangin pa. Lambot? Tigas? Oh, sige. Steady. Yan. So, yan guys, tingnan ko muna kung may fluid pa ba. Bumba ba daw ni? Yan, mataas-taas ang travel niya. Ayan. Okay. Ayan, konti na lang. So, dagdagan natin. Yan. Ayan. So, titistingan natin. So, ayun. Sige, pakiapak daw ni. Ayan. So, matigas na siya. So, ayun lang guys. Okay na ang clutch. Clutch namin. So, ang pagpalit ng rubber cap, repair kit sa clutch. So, maraming salamat guys sa inyong panunood. At baka naliwanagan kayo sa aking vlog na pagpalit ng clutch. So, huwag nyo kalimutan na i-subscribe, pindutin ang button bell, ma-update kayo guys ano pang mga vlogs ko guys sa mga about sasakyan at sa motor. So yun lang guys, bye bye, salamat, bye bye ni.